Hello guys, ito uli ako magtuturo sa inyo ng bagong lesson ho natin. Bali, lesson 2 na ho natin to sa Adobe ho. Mga naunang naituro ko sa inyo kung paano gamitin yung menu and then yung mga toolbar ho. Ngayon naman ho, ituturo ko naman ho sa inyo yung kahalagahan at kung paano gamitin yung layer ho. Ang Windows sa Windows panel ho. Una ho natin gagawin ay create muna tayo ng isang template. Control N yun, tapos file new. Ilagay lang natin resolution 150. Hindi naman natin kailangan ng mas mataas eh. I-drag natin para maging tabo siya. So ngayon no, andito ho yung layer ho niya sa kanan ho natin. Kung wala ho dyan, pwede ho tayong pumunta sa Windows and then layer ho. Click nyo lang ho yan at lalabas na ho yung Windows panel ho ng layer. Meron ho ditong parts ho na mata. Pag click ho yan, pag-hide ho yung layer ho. Dito naman ho sa baba, meron ho tayong recycle bin, yung create new layer, yung group, dito ho naman yung mga adjustment. So ngayon ho, naka-dim ho siya, malabo siya kasi wala pa ho tayong dadagdag na layers. So mag-create ho muna tayo ng new. So ito ho, pwede rin ho control shift N. Yan ho yung shortcut niya ho para sa bagong layer. So ayun ho. So ngayon, mag-open muna ho tayo ng isang file para maliwanagan po kayo mabuti ho. So kuha lang ho tayo ng isang file ho dito. Mapili lang ho tayo dito. Ito ho. So ito na yung isang file. Ngayon, gagamitin ho natin si move. Press B nyo lang ho. And then click and drag nyo ho rito sa template na ginawa natin. Malaki ho siya kasi mas malaki ho yung original file ho na inopen ho natin. Makikita ho natin yan sa Windows. And then in po, press F8 nyo po. So paano ho gagawin ho natin? Palitan ho natin yung canvas ho ni template ho natin. Punta ho tayo pa image, and then canvas size ho. So palitan natin yung foreground, gawin mo nating white. Gawin mo nating 11 by 17. So ayan na. Control T nyo lang ho para mabago natin yung size. Pindutin nyo lang ho yung shift para hindi ho masira yung pagka-proportion po no dito. And then i-close na ho natin itong in-open ho natin. So ayan na, may layer 1, 2, 3 na ho tayo. Mag-open pa ho tayo ng ibang image. So, ito naman. No? So, gamitin po natin yung move tool. Pwede rin ho dito sa layer. Punta ho kayong layer. Click nyo, tapos i-drag nyo. Control T ho ulit. Tsaka nyo i-drag para maging proportion ho yung image. So, so may dalawang layer na ho tayo dito ng mga picture. 1, 2. So makikita nyo ho rito sa layer panel. Ho. Meron mong mga mata ho rito sa gawing kaliwa. Ho. So pag-click nyo ho yan, mag-hide ho yung layer na nakaselect nyo. Nakita nyo ho. I-fill ho muna natin to para makita nyo yung difference. So ayan na. So ngayon na, kung dito sa layer, kung ano ho yung naka-highlight ho na ganyan, kung ano yung click nyo na layer, yun ho yung magagalaw nyo ho na image. So, di ba? Pag dito tayo sa layer 3, yan ho, layer 3 lang ho yung ma-e-edit ho natin. So yung layer 4, hindi ho siya maapektuhan. Kapag dito sa layer 2, so yun lang yung ma-edit natin, magagawa natin baguhin yung kulay. So try ho natin.
edit, fill. Ayan na. Pag di-delete nyo naman ho yung layer, i-click nyo lang ho, i-drag dito sa malito na basurahan nato sa ilalim. So, ayan o. Kapag ho may nakita ho kayong padlock na ganito, na maliit, ibig sabihin ho niya, hindi nyo mababago yung layer na nakaselect nyo. Kahit ho, anong gawin nyo ho dyan, hindi nyo mababago yan. So, kailangan nyo ho siyang i-uncheck. So, ayan o. So, ayan ho. Itong layer ho nato ay parang baraha lang ho yan. So, pwede nyo dalhin yung layer 3 sa ibabaw. Pwede nyo dalhin yung layer 4 sa ibabaw. Pwede pagpalitin. Or pwede nyo ring ibalik sa ilalim. So, dito naman ho sa taas, meron na ho siyang mga effects para sa blending mode. Kunyari ho, itong si layer 3. Gusto nating baguhin yung blending niya, pwede nyo itong piliin ho, multiply, color bar. So, depende na ho sa inyo kung anong style ho ang gusto nyo dun sa blending ho ng image nyo ho. So, nasa sa inyo na ho yun. And then, dito naman sa gawing kanan, yung opacity naman ho, nung image ho. Para ma-superimpose nyo po yung image na nakaselect nyo para doon sa background, no? Dito sa likod do, eh, pares lang. Pero magagamit nyo itong dalawa na ito kapag meron ho kayong text or image na merong outline at saka fill. Halimbawa ho, mag-type po tayo ng isa. Kapag nag-sinelect nyo si text, i-click nyo lang ho dyan. Tsaka mag-type po kayo. Control T. So, ayan ha. Pwede nyo baguhin yung text ho na yan. Double click nyo lang ho to. Yung layer nyo. And then, dito sa upper left side ho, meron ho siyang mga font na pamimilian nyo. Pwede nyo baguhin ho yan. Depende ho sa font na gusto nyo ho. I-deselect nyo lang ho yan. Pero nakaselect pa rin ho yung layer nyo ho dito. Click press B lang ho para ma-center ho natin. Pindutin nyo ho yung letter T ho uli. Tsaka nyo ho pindutin yung arrow sa keyboard nyo ho. Pababa o pataas para ma-select nyo ho yung font na gusto nyo ho. So, ayan. Diba, madali lang ha. Or, pwede nyo i-drop down ho yun and then i-select nyo ho yung font na gusto nyo. So, ayan ha. Ngayon naman, yung sinasabi ko kanina na dito sa layer na ito, opacity tsaka yung fill. Lagyan ho natin ng outline yung o effects yung text na sinelect ho natin dito sa bandang baba. Click nyo lang ho yan. May mga effects ho na lalabas dyan kung anong gusto nyo. Stroke. So, lagyan ho natin ng stroke para mas maliwanagan ho kayo. Gawin natin yung puti. Tsaka dito sa size, pwede ho natin lakihan. Yung position, kung outside dun sa nakapil. Inside. Then, sa center nung nakapil. Pwede rin ho natin lagyan ng blending mode yung stroke niya ho. Ayan o, depende ho sa style ho nung design niya ho. And then, yung opacity ho nung stroke niya, lakihan natin para makita niya. Lakihan ho natin para makita niya. Ayan o. And then, click OK niya ho. Ngayon, dito naman no to is may opacity tsaka sa fill. Pag binawasan nyo ito, wala po, di po ba? Opacity. Pero, kapag dito sa fill, yung fill lang ho yung mawawala ho. Dito, yung sa, para sa lahat ho, ng opacity, nung buong image nyo na nakaselect na layer. Pero, kapag dito sa fill ho, yung fill lang ho ang mawawala ho. So, kamukha ho niyan.
press B nyo, click and drag. Press nyo lang yung T. Dagdagan na natin ng text. Dito sa taas may check ho. Dito ho, i-click nyo lang ho yan para ibig sabihin ho, nag-enter ho kayo. Press B, tas control T nyo ho. Lagi nyo pipindutin yung shape. Kung gusto nyo ho na proportion ho yung image nyo ho. So palitan ho natin ng font. Enter nyo. Ayan. Kung gusto nyo na ho mabago yung pagitan ho nung mga text nyo ho, punta ho tayo dito. Kay character. Ito, nababago ho yan. Masyado malaki. Kaya natin 50. 70. Pwede na. Pwede. Drag lang ho natin. So, yun na ho yung... Ngayon, kung gusto ho natin i-select yung bawat layer ho na to, ang gagawin nyo lang ho ay pindituin nyo lang ho yung control. At pindutin nyo, i-click nyo ho yung image o yung element na gusto nyo i-edit. Kalimbawa, yung picture na to, makikita nyo, lilipat ho yan automatic dun sa layer na gusto nyo puntahan. E kung maraming layer na ho to, mahirap na hong hanapin kung alin yung layer na gusto nyo baguhin. So, ang gagawin nyo lang ho ay press control at saka nyo i-click yung image na gusto nyo baguhin. So, ayun ho. Maliban na lang kung natatakpan siya nung nasa top na object ko. I-drag, click and drag ho natin ito nasa ilalim mo. So, ayan na, ano po. So, pag-click ho natin background, masi-select ho siya. Press nyo lang ho yung control. Pag-click natin nasa ibabaw, masi-select din ho siya. Itong text. So, kailangan masi-select nyo talaga yung text. Ayan na. Pag click nyo itong eyes, mawawala ho siya. Ngayon, dito sa effects ho na ito, i-double click nyo lang ho yung effects para ma-edit nyo ho. Palitan ho natin yung opacity ho niya. So, dyan ho sa effects, meron ho tayong drop shadow. Pag use global light ho, so lahat ho nung effects angle ho na nilagay nyo eh magsusunod ho sa isang direction. So tanggalin ho natin ho yan. So ito yung distance, yung layo nya, spread, then yung size. Hindi ganong kita kasi naka madilim ho yung image ho eh. Just lang, lalaro-laroin nyo lang. Multiply. So, meron ho tayong inner shadow. Eh, nakikita nyo ho. Control spacebar nyo ho para ma-select nyo ho yung kan. Ayun ho, yung shadow sa loob. Di po ba ho? Nakikita nyo. So, may inner glow. So, ano naman ho yung inner glow na yon. So, ayun na. Piliin ho na control nyo ho, tapos piliin nyo ho itong image na ito. Punta ho ito sa effects. Outer glow. Ayun na, sa gilid po. Di po ba ho? Nakikita nyo. So, ilagyan natin na. So, tandaan lang ho pag-adjust para hindi naman ho masyadong exaggerated ho yung image nyo. And then click OK. Eh, sample lang ho ito, ano? Hindi naman ho ito. Para makita nyo lang ho kung paano ginagamit ito.
Ayun lang, kung gusto niyo sila ko sila lahat, control niyo lang ho. Tsaka yung ship, tsaka nyo i-drag yung move tool, control, shift, drag. So maseselect nyo na ho lahat yung image. So undo natin. Ayun na, merong group ho dito. Ayun na, sa parang folder has. So control G nyo lang ho, mag-group na ho yung image nya. So hindi nyo na ho kailangan i-drag pa yung move tool para maselect nyo lang siya. Basta na-select ko yung group, pwede nyo na i-edit. Eh ngayon, paano nyo mababago yung nasa loob po? Click nyo lang ho yung kulay violet na arrow na ito. So, maseselect nyo na ho. Pero, maseselect nyo din ho yan kahit di nyo na ho i-click ho yung violet ho na yan. So, dito sa gawin taas ho na ito, may layer ho rito, tsaka group. Pag sineselect nyo yung group na naka-folder, yun ho maseselect. Kapag layer, yung layer ho na nasa loob ng group ang maseselect or yung nasa outside ng group, ng group folder. So click ho natin itong background. Ayan po, lumipad po di. Itong susunod ho na background, napili ho, itong foreground naman ho. So ayan ho yung gamit ng group dun sa layers panel ho. Ngayon no, itong link naman no. Duplicate ho natin. Click and drag lang ho to. So i-hide ho natin isang group po. Control Shift G nyo ho para ma-ungroup. Ngayon ang gusto kong ano, naka-link ho itong dalawa na to. Press nyo lang ho yung Shift, tapos i-click nyo ho yung layer na gusto nyong magka-link sila, magka-join together. Tapos i-click nyo itong chain na ho na ito sa ilalim. Ayan na. Kapag click nyo lang ho itong isa, yung si Artec lang ho, sasama na ho si Arts and Technology. Ngayon kapag dinagdag nyo ho itong si picture, i-click nyo lang ho uli si picture tapos yung si chain. So kapag click nyo ho si Arts and Technology lang, sasama na ho sila lahat. So yun yung trabaho ni Chain no. So ngayon naman no, so iba-iba ho yung magagawa nyo ho dito sa layer ho. Hindi lang ho yan. So ngayon no, yung image naman no, dito ho tayo sa image, duplicate ho natin. Ayun no, pag ni-right click nyo ho yan, may lalabas ho na mga option ho dito sa gawing kanan no. Kung gusto niya i-convert sa smart object, bakit ho natin kino-convert sa smart object? Para ho hindi ho ganong nasisira yung image ho na nakapaloob doon sa layer. Kapag nire-resize ho natin, nawawala na ho yung properties niya, nagpipixelated na ho. Kesa ho dito sa naka-regular ho na image ho. So kaya ho na ginagawa ho natin na smart object. Ngayon no, kung gusto natin baguhin itong image lang ho na smart object, ang gagawin nyo, double click nyo lang ho ito. Ayan no. So ngayon, pwede nyo na ho siyang i-edit to. Halimbawa, i-crop ho natin. Itong pag-pen tool ho na ito, tururo ko rin ho sa inyo yung mga gamit ho niya. Ayan no, sample lang ho ito. Hindi naman ho kailangan eksakto pa eh. So, i-kuan nyo na lang. So, ayan. Control, Enter. Para ma-select, Control, J. I-hide ho natin to. So, ayan na. And then, close ho natin. Yes lang ho. I-save ho natin. So, ayan na ho siya. Diba? Pag dinouble click nyo, ha, kung ano ginawa nyo ho rito, yan din ho yung lalabas dun sa pinaka-file nyo. Halimbawa, shift backspace ho, para mapili nyo ho, foreground ho. Tapos, close ho natin, and then yes. Oh, yan na. Di ho ba ho, nabago na ho. And then, ho, dito naman, ho, kung lalagyan ho natin siya ng mask tool, mga sa edges o ganyan,
So, i-select nyo lang ho to. Press G nyo ho. Para ho dun sa gradient ho. Ito ho. And then, select nyo ito. Palitan ko lang muna item. Ayan. Dito yan. Guy. Mask tool. So, ayan. Nakamask na ho siya. So, i-click nyo lang ho itong mask. Ayan na. Di ba nagbabago eh. E dito sa layer, piliin nyo ho yung naka-horizontal lang. Ayun o, di ba? So, yung mga gilid-gilid niya namamask. Kung ayaw nyo ho yan, press nyo lang ho ito. Disable nyo lang ho. Tumawala na ho yan. Or right-click nyo ho, tapos i-delete nyo ho. Wala na ho siya. So, yun ho yung ginagamit ho nila para magkaroon ng effects. Or, pwede nyo rin hong gamitin si brush. Press B ho. Yung close bracket ho, press nyo lang ho ng press. Right click. Piliin nyo lang ho yung malambot na brush. And then, ikaw nyo na ho rito. I-brush nyo na ho dito sa brush nyo na ho dito sa gilid nya. Kailangan na naka-block ho yung foreground nyo ho. Ayan na. So, bakit manifest dito yan sa opacity? Gawin nyo yung 100% para mas matanggal ho si background. So, yun ho yung mga basic ho na pag-i-edit sa photos ho. Pag gusto nyo ilagay sa ibang background. Pero marami yung diskarte kung paano mapapalitan ng background. O, meron nung ako mga nagawa dati na sample video para matanggal nyo yung background. Check nyo lang sa playlist para makita nyo. O. So, ayan na. Ang gamit ni Mask Tool. O. Kaya kung gusto nyo i-edit yung mask, pindutin nyo lang si Alt. So, makikita nyo dito yung portion na hindi nyo na-brush. Ayan na. So, pindutin nyo uli si Alt. And then, click nyo uli si Mask. Para babalik ko uli kayo kay Mask. Click nyo si Mask, magkakaroon ng selection. Control D. Press Shift para ma-disable si Mask. And then, press Shift ulit. Tapos, click si Mask para bumalik ko. So, ayan o si Mask Tool ho. Okay po. So, dito naman no sa adjustment ho tayo dito sa baba. Yung bilog ho na ito. So, select nyo ho muna yung picture na i-edit nyo. Tapos, level ho tayo. So, lahat ho nung nakapailalim na ito, i-adjust ho ni level ho yan. Lahat ho nung nakapailalim na layer dun sa adjustment to. Lahat ho na nasasakop ho niya, babaguhin niya ho yan. So, ang gagawin nyo, control lang ho, plus yung image ho na gusto nyo i-edit. So, yan lang ho, para siya lang ho ma-select. Delete ho muna natin to para maintindihan. Tapos, click nyo lang ho si adjustment layer, and then level. So, yun lang ho mababago. Si yung picture lang ho na sinelect ho natin kanina ang ma-i-adjust niya lang ho. Diba ho? So, close ho natin. So, ayan ho. And then, kung gusto ho nating palambutin, so, brush ho uli. And then, brush ho natin to. Simple lang ho. So, depende na ho sa inyo yan kung sa mga image nyo, paano nyo. Shift lang ho para ma-select yung mga ibang layer. Kaso, nakalink ho dito. So, paano matatanggal yung link na to? Click nyo lang ho yung image na i-unlink nyo. Tapos, pindutin nyo ulit itong chain na to. So,
naka-unlink na ho sila lahat. So press nyo lang ho si shift, tsaka yung mga layer na gusto nyo i-move, press B para sa move tool. So ayan na. So dito naman no, sa bandang kanan meron no ditong option no. Pag click nyo ho yan, meron din ho dyan mga pamimilihan sa new layer, duplicate layer, delete hidden, new group from layer, lock layers, convert to smart object, create clipping, link layer. So ayan, so importante ho naka-layer ho yung mga image nyo ho para madali ho yung baguhin. Halimbawa ho naka-flatten na ho yan, eh gusto nyo baguhin itong picture na to, so hindi nyo na ho siya mababago unless i-select nyo siya na isa-isa ho. Depende ho sa inyo kung paano nyo i-select ho yan. Eh lalo na ho pag photographic, mahirap pong i-select ho yan. Okay lang ho kung mga flat ho na ganito, piliin nyo lang ho si Magic Wand, masi-select nyo na ho siya, mababago nyo na ho yung kulay ho. Enter, shift, backspace. Ayun na, di ba ho? Punta tayo kay history, balikan mo natin yung naka-flatten. So, ayan na. So, yun ho yung problema kapag yung image ho ay hindi naka-layers. So, hindi nyo siya mabago pag daka. Hindi ka mukha nung kapag yung image ay naka-layers, select yung layer na gusto nyo baguhin, mababago nyo na ho siya. Diba? Ito sa effects ho, pwede nyo hong i-click lang ditong mata nya para mawala yung effects. Or i-click nyo to, tapos clear layer style para mawala yung mga effects nya. Ayun o, babalik ko siya sa unang gawa nyo ho. So pag click nyo yung layer nya, meron pa mga option ho dito sa lalabas dito sa panel nya ho. Diba mas, so yan ho yung kahalagahan nung image nyo ay naka-layer ho. Pwede nyo rin yung baguhin yung kulay ho nito. Kalimbawa, ayan. Para ho, naka-organize ho yung mga file nyo ho. Kalimbawa, kung picture. Okay, dyan. The layer properties orange, ito naman palitan din natin ng orange. Ano, ito sa background naman pwede natin palitan ng green sample. So makikita nyo na ho kagad kung asan yung hinahanap nyo, makikita nyo kagad dyan sa kulay. Ayan, di ba ho? So yan ho yung gamit nyo ho ng layer. Kaya dapat to pag gumagawa ho kayo sa Photoshop, lagi nyo siguraduhin na merong layer ho yung mga image nyo. Kung hindi ho, magkakaproblema ho kayo. So yun lang po. Maraming salamat to. Kung nagustuhan nyo po yung video ko, paka-subscribe lang ho. Like and share na rin ho. Para ho, marami rin ho yung matuto. At maraming salamat to. Okay po.